Administrator, good morning po. Sir, good morning po. Good morning, ma'am. Admin, totoo ba yun, admin? May event kayo dyan today? May ilo-launch kayong ano, 29 pesos na bigas? Yes, sir po. Soft launching lang po ng ating, ano, ng ating 29 pesos na bigas. Pero next week po, may program po kasi tayo dyan eh. Pero ngayon, soft launching kasi Kadiwa, may Kadiwa po kami sa NIA ngayon. So, nasabi kasi po namin noon, August, may sisimulan na natin yung ating pagbenta, yung ani po ng ating mga farmers para doon sa 29 pesos na bigas. So, ngayon po kasi yung unang araw ng ano eh, ng ating Kadiwa Center sa NIA. So, meron po silang mabibili pong 29 pesos na bigas po ngayon doon. Ah, okay. Pero ito, hindi ko pwedeng, pwede ko bang imbitahin yung madlang people papuntang NIA? Oo nga. Baka biglang bahain ng magsiguran dyan, sir. Hala. Actually, sir, sinundan po namin ang, ito po kasi liwanagin ko lang po, ito po kasi convergence project natin with, ito yung buong DA family, ano po. So kung ano po yung criteria po ng DA, doon sa mga kabili po ng 29 pesos na bigas, ganun din po sa NIA. So, yung mga senior citizens, yung pong ating mga, yung ating mga four-piece, mga ganun po, yung papagbebendahan po ng ating ano. Ah, so ibig mong sabihin, po, hindi pala ito parang free for all. Hindi siya ganun. Hindi for public consumption. Oh. Yes, sir. Again, ulitin ko po, ito yung convergence project namin with the Department of Agriculture. So, eventually po, ito lahat ng yung 29, after po nung launching natin, official launching natin sa next week, mga Friday po yata yun next week yung official launching natin, mabibili na rin po ito sa mga Kadiwa centers po ng DA. Ah, sir, okay. Pwede so, pala i-distribute din sa Kadiwa. Sa Kadiwa, available din yung 29 after this event. Pagkatapos ng event nila. Tama po, sir? Yes po. Pero tama po. Pero sa Kadiwa lang po ba? Paano yung mga ibang palengke? Hindi ba namin pwedeng maabangan yan doon? May plano na po kami. Actually, every week po na po kami nag-meeting po ng Department of Agriculture. Sa utos po ng ating Pangulo, di ba gusto niyang pababain niya yung itong presyo ng bigas. Nakita na po namin yung formula eh. Kung paano po ito maging sustainable. So, eventually po, may involve po lahat yung ating mga irrigators association at yung buong 1.3 million hectares na irrigated land ng NIA para po maging sustainable po itong project na ito. Kaya po kasi talagang pababain yung presyo ng bigas po eh. Actually, nag-team po kami, explain ko po sa grupo and then full support po naman si Secretary Lauren and si Presidente po para ito. You know, maganda po kasi ito sir. Hindi lang ito bababa yung presyo ng bigas eh. Ano? Hindi, tama po yun. I was thinking, yun nga po yung administrator, yun nga po yung importante na may paliwanag natin sa ating mga kababayan na kayang ibaba sa 29 pesos ang kilo ng bigas. And perhaps, paano mo ginawa yun? Paano mo nagawa yun? Yun siguro yung paliwanag ninyo, admin. Economy sa scale production lamang po yan. Kung gusto kasi natin pababain ang produkto po ng isang, ang halimbawa, bigas, kailangan may economies of scale production ka. Ang problema lang natin kasi mababa yung ating production, sir. So, i-increase po natin yung tinatawag natin cropping intensity, yung number of times na tataniman natin yung ating mga palayan, at saka yung yield. Yun lamang po. Napakasimple po ng solution po niyan. So, makikita po ng ating mga kababayan. Talagang ito po ay kayang-kaya natin kayo. Pag may mas mahaba po kayong oras, sir, i-explain po sa okay. Pero in the meantime, videos, lahat. Yeah. Bawiin muna natin, ano, wag po kayo pumunta dyan sa NIA. Yeah, kasi nakita ko yung advisory, meron na palang beneficiaries, partner. May 300 residents ng Barangay Piñahan, okay. Central, and Pag-asa sa Quezon City na beneficiaryo ng 29 pesos na bigas. Admin, ano? Yes, sir. Opo. Marami-rami din yun, partner, 300, di ba? Pero, admin, gusto ko lang itodo, kasi 29 eh. Kailan kaya yung 20? ito po yung road to 20 pesos. Kasi, doon po sa ating ginawang pag-aaral, ang talaga lang naman pong production ng bigas po natin na may kita na ating mga magsasaka. Ang production cost lamang po ng bigas is nasa 10 pesos lamang po, ma'am. Okay. Tapos kung dodoblehin mo yan,
yan na yung income ng ating mga farmers. Pero of course, in between, nandun kasi yung ano eh, nandun ipapatong mo pa yung sa traders, etc. Eh. Kung kaya napansin niyo po ba, marami ng naipapamigay ng mga rice processing system sa ating mga farmers. Para po, ang gusto kasi ng ating Pangulo, sila na yung traders mismo. So, kaya rin pong gawin yan, ma'am. Kaya lang, it is a process na kailangan natin gawin. At saka dapat magkaroon, makapacitate natin yung ating mga farmers talaga na hindi palay ang ibenta nila, kundi bigas. Pag nagawa po natin yon, bababa po yung production, yung production cost ng bigas na may kita na rin pong ating mga magsasaka. So, process po yan, ma'am. Okay. Medyo mahaba lang na paliwanag. Ano po, kulang ko ang oras natin. Okay. Admin, can you describe anong itsura ng 29 pesos na bigas na yan? Yan. Bagong ani po ito, sir. Talagang ano po ito. Ayoko naman sana ng comparison, pero natanong niyo po kasi, pagka sa NFA po kasi galing yung ibebenta, ang pwede lang nilang gilingin kasi yung mga lumang stock nila eh. Saniya, bago po itong ani, kaya masarap pong klaseng bigas po ito. Oo, lang din natanong ko lang, partner, kasi para makita nung ating mga kababayan na yan ay pwede nyo ring mabili in a few weeks siguro sa Kadiwa muna. And eventually, hopefully, admin, sa palengke. Sa palengke na natin, oo. So, kaya po natin yan, sir. Ipakita ko na po yung formula sa aming convergence. Ang mangyayari po na ito, magkakaroon kami ng convergence project ng NIA, ng DA, National Rice Program. Ito pong PhilRice kasi nasa kanila rin yung pondo ng ano eh, ng RCEF. PhilMEC kasi sila yung mamibigay ng farm equipment at rice processing system sa ating mga farmers. Marami po itong agency na convergence. Ito, of course, sa utos ng ating Pangulo. Opo. Ginawa natin ang paraan po. Of course, ang mag-lead po dito is doon sa farm, itong NIA, pero sa buong proseso, ito pong DA. Opo. Admin, gaano karami yung maipamimigay o mabebenta natin sa 29? Baka saglit na panahon lang, mauubusan na tayo agad? Well, ma'am, ang totoo yan, mayroong mga 10 million bags kami na 10 million bags of 10 kilograms. Kaya lang, siyempre, sa dami naman sa buong Pilipinas, di ba? At saka ang aming ano kasi, dapat natin maintindihan, ang aming pilot project, pinakita lang po namin sa NIA na pwede gawin ito, ano po, ay 40,000 hectares lamang po. Eh ang ano po natin, ang sakahan po ng NIA, irrigated natin sa buong Pilipinas, nasa 1.6 million yan eh. Mm-hmm. So, you know, matarget ba lang sana natin yung 1 million, talagang bababa po ang presyo po ng bigas. Mm-hmm. Alam niyo po yung, sabi ko nga, ito dapat yung, kahit yung 1.3 million lang, na hectares. Alam niyo po ba na ang cost of production lamang ng 1.3 million hectares kung sagutin natin lahat yung itong input ng ating mga farmers nasa 62 billion pesos lang po ito eh. Mm. Pero ang output po niyan pagdating sa palay ay na mahigit pong 300 billion. So sipin niyo yun. Ang laki talaga ng kita ng ating mga magsasaka. Ibig mo sabihin, pag sinagot lang natin at sinuportahan lang. Pagka may bigas, opo. Ito pa yung kita nila to. Opo. So, kaya pong gawin. Kaya nga po, ang ibig niyo po sabihin, pag sinagot natin yan, sinuportahan natin yung farmers natin, kikita yung farmers, kikita rin tayong, ang pamahalaan, kikita correct. Rin. Hindi na kailangan mag-import. At ano magiging po? Masaya ang mga consumer. Kaya nga. Mababa, di po ba? Tama po. Actually, doon sa convergence namin, ma'am, sa kasama ang mga banko doon, Land Bank, tsaka DBP, kasi eventually, dapat private led na yan, hindi na ang gobyerno. Malaki yung kita dyan sa rice production. Admin, ipatama lang natin ng... Opo. Okay. Admin, matagal na po ba kayo dyan sa NIA? Ay, ano ko, hindi na ano. Mayor dati yan, partner. Mayor siya dati. Kaya ako siya natanong, kasi kung pwede naman palang gawin, saan nagtago itong si admin? Dapat ni mayor nga pa. Siya dati. Ah, LGU official okay. Siya. Oo. Talaga. O, sa Ilocos. Kasi nakita niya yung formula kung paano. Pero smaller scale pa lang ito. Pasample lang ito ni admin. Correct. Ibig sabihin, ang challenge is to make it wider. Yeah.
Kasi sobrang dami natin partner totoo. Ilan lang yan, 300 families. Ilang families meron sa buong Pilipinas. Siyempre, may magtatampururot dyan na bakit siya meron, ako hindi, ako wala. Exactly. So, kailangan ilakihan pa po ang coverage. Ano po? So, ngayon, 300... Government like Bona, ilagay lamang po namin yung tamang environment po para ito ay magawa po sa buong bansa. Ito okay. Po, ano ma'am, sir, itong program na ito sa aming munisipyo, ito po yung pinanalo namin ng Galing Puok Award. Pinakita namin na itong sistemang ito ay kayang gawin. So, kabisado ko po namin itong gawin, kabisado ko po itong gawin, alam ko kung paano i-scale up. So, kailangan po tulong-tulong talaga. Kailangan din ang ng local government units dito. Pero most especially itong ating national government agencies. Opo. So, kailan mararamdaman ng general public ang 29 pesos na kilo ng bigas sa iyong tansya? Sir, itong malakihang programa na ito, sisimulan na ho namin sa October. So, sa October, sisimulan na buong bansa na po ito. Pa-fine tune siguro in 2 years, baka 3 years time po ito. Alam niyo po ba na ano, pag in-increase lang natin yung ating crop, kasi nasa 1.2 to 1.6 lang tayo eh. Cropping intensity natin compared sa ibang bansa. Ito lang ho, paliwanag ko lang sandali. Yung Vietnam, almost 3 ang kanilang cropping intensity, meaning yung bilang, yung number of times na taniman nila yung kanilang lupa in 1 year. Tayo 1.2. Irrigated, yeah. 1.6. Simply because mali yung sistema natin. Nagtatanim po tayo ng main crop sa tag-ulan. Eh kung tag-ulan, mababagyo pa yan eh. Tapos isa na lang yung tag-araw mo. So ngayon ang gagawin lang ng NIA, kasi nangyayari po yun dahil yan po yung kultura. Kultura ang sinusunod natin, hindi po science-based eh. Sabi ko, bakit naman ganun? May tubig na tayo. So ang gagawin lang ng NIA, imumove lang namin yung cropping calendar natin ng October para po makadalawang cropping tayo sa dry season. Uh-oh. Pag ginawa mo yon, tataas ang cropping intensity mo kasi meron ka pang bonus na wet eh. So, ibig sabihin, dalawang beses tayo sa isang taon, mag-aani? Bale, magiging tatlong beses. Magiging tatlong tayo, beses. Ayun, 1.2 lang eh, talaga. Nasa 1.2 to 1.6 lang. Kasi nasunod nga po tayo sa kultura. Ang kultura natin, nagtatrain tayo tag-ulan. Kaya mo ginawa yung niya para makapagtalim ng pagtag-araw. Tama, so, tama. So, imumove lamang po lang yung cropping calendar. Eh, papayag naman po yung mga farmers o may pagtutol? Yun nga po, sir, papayag yung mga farmers natin kung merong mga assistance na ibibigay ang gobyerno, which is napakarami namang pera sa DA. So, yun po yung pinag-uusapan namin. Ayun. Kailangan ibigay namin yung tamang assistance sa farmers natin para pumayag sila kasi alam yung pagkultura. Mahirap. Mahirap lumalaban ng mga tao. Sa amin nga lang, sa bayan mahirap namin, sir. Kasi nung alam niyo yung kultura namin doon, magtanim ng tubo para gawing base, tinigilan ng mga Kastila noon, nagrevolusyon pa kami sa Pitik eh. So, Bantinabot, kung titingnan niyo yung history ng bayan namin, sabi po, nagpasimuno ng revolusyon sa mga Kastila. Sa Ilocos, ano po? Kultura yon. Tama. Pero mababago mo yon sa pamamagitan ng tamang explanation, tsaka tulong sa ating mga farmers. Tama. Yung ibig sabihin, yung farmers, huwag mo ilaglag. Kasi pag nilaglag mo yan, the next time na may ganyan kang problem, hindi sila papasasabihin nila, hindi iiwan mo naman ako sa ere. Ako yung mangungutang eh, di ba? Dapat may support. Anyway, thank you, admin. Good luck po mamaya yung event nyo, di ba? Si speaker ata yung guest nyo dyan, di ba? Next week po yan, sir. Next week pa? Next week. Okay. Soft launching lang po muna kami. Soft launching. So, next week, nakita ko yung launching talaga, tuloy-tuloy na po ito. Okay. Pero meron kayo mamaya. Nakita ko August, mamaya. August 8 ba ngayon? Oo. Ayan, nakalagay, August 8. Yes, may cool time pa nga kayo, 9 a.m. eh. So, hindi ba ito tuloy o tuloy ito? Hindi po. Next week po si speaker. Kasi nakalagay, guest of honor, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. So, hindi pa si speaker pupunta dyan. Next week pa si speaker. Si Remy Albano pupunta, presidente ng National Confederation. Yung IA pupunta po doon. Ayun. Di ba, may launching nga po kami, ay turnover po kami ng heavy equipment kahapon kasama si presidente. So, nandito po lahat yung mga IAs natin. Pupunta, may interview naman po sila para malam man niyo po yung acceptability ng program natin. Tama. Ito yung dapat partner dumadami, yung mga kagaya ni admin Eduardo Guillen. Kaya nga. Thank you, maraming salamat admin. Mabuhay ka. Salamat po.